Hello, what's up? This is Edsa TV. I am Edjin. And I'm Isa. And welcome to our channel! For today's video, magluluto tayo ng Korean clay pot ramyun noodles. Yan. Dahil wala kaming maisip na maimukbang tonight. Kaya ito na lang inaisipan namin kung anong available sa kitchen. Yes. So, nabili namin ito kahapon sa Korean store. Yes. Sa Robinson's Gallery sa outlet. Yes. Tsaka, ito. Kasi favorite niya to. Yeah. Seaweed. Ito yung seaweed, yung mga damo-damo na. So, lutuin na natin na siya. So, may nakanda na kami tubig dito para sabaw. So, buksan na natin yung ating kalan. Alright. So ito no, hindi namin na ipakita dun sa vlog namin kahapon. Yes. Kasama siya nung kala namin. Mm. Bali isang set siya. Na binigay sa amin. Wow. So antayin muna natin a minute yung ating pot bago ilagay yung water. So itong lutuan na to is maganda to, no? Alam yung minsan ano siya, pang shabu-shabu style. Minsan try namin mag-samgyup dito. No? Kasi hindi nilakita yung samgyup. Masyadong malalim. Medyo ano na natin yung camera. Yeah, ayos natin. Pag magsasanggip tayo. So okay na yun. Lagyan na natin yung water. Uy! Lagyan mo lahat. Tumutunog. Alright. Ang bilis no? Ang init agad. Siguro magandang klaseng bakal to. Ano? Buksan na natin yung ating noodles. Ano meron sa loob niya? Meron siyang vegetable, tsaka yung seasoning. So ano pa pangalan nung makakain natin ngayon? Ang pangalan nito is Nongshim. Nongshim. Korean clay pot ramyun. Tapos ito yung Shuangsing Shingong. Wala kaming kakayan ng mabasa. So, yan, pwede natin ilagay. Ang galing, natutuhaw dito. Gusto mo mag-init dito, ano? Kaya mo, pwede usok na siya. So, ang laki ng laman niya. Sana ganito yung... Ang pasit ganito, ano? Sama na, isabay na rin natin yung kanyang palitan, vegetable para lumambot. Kaya sabay ba talaga yan? Yes. Oo, kasi noodles siya eh. Ramen. At ito, mamaya na pag kumulo na yung noodles. Start na natin naman actually. Siyempre, meron tayo dito ang pa-chopstick. Tignan natin kung mabubusog si Edwin sa chopstick. Sabi kita ang diet to, pag ito yung pangkain mo. Ito yung pagkain, hindi nakakabusog pag gamit mo to. Chopstick. So ito na rin yung panluto natin. Yes. Hindi kaya masunog din to, katulad mo nangyari doon sa... Hindi yan. Sa pang natin. Hindi naman to plastic. Masarap mong itsura. So, halo-halo muna kami na. Mukha malambot na siya na, so ilagay na natin yung ano. Ilagay na natin yung kanyang seasoning. So ayan, nailagay na natin yung seasoning at kulong-kulong na siya. Mukhang luto na ang ating noodles. Yay, so easy cook lang na. Tubig, tapos salin mo lang. Then, luto na at pagkain ka na. So, patayin na natin, ha? Uy! Dito na rin natin siya kainin, ha? Lagay lang natin dito. Dito? Oo. Tabi mo lang natin. So, kailangan natin dito. Dapat may kanin tayo, no? Kukuha ako ng kanin. Charan! May kanin na kami, ha? So, perfect siya dito. Dito. Lagay mo na natin dito yung ating noodles. So meron tayo itong spoon and fork kasi baka hindi siya mabusog sa ano. Hindi siya makakain ng maayos sa chopstick. Sa kanya lang yung rice. Ayaw mo mag-rice? Hindi ako kakain nun kasi sa medyos na allergy ako sa seafood. Ay, sa seafood. Sa seaweed. Seaweed. Ayaw ko nang maulit. Nangyari sa'yo nang pantal-pantal? Oo, buong katawan ko nagpantal siya. Oh no! Kasi nag-check up niya ako. Pero iba kasi yun eh. Thailand siya. Thailand. Ito ah. Japan? Korea? Korea. Natrauma na lang ako kaya ayaw ko na. So,
Ayan, ha? Tingnan mo lang natin yung sabaw. Madami yung laman niya. Parang 10, ganun. Sabaw. Yung aroma niya, ang anghang ng amoy. Saan ang pangalan nito? Pwede wala siyang... Ah, roasted seaweed. Cut. Yun yung pangalan eh. Yung noodles ng Korea, is signature na talaga niya yung pagiging maanghang bilang malamig ang temperature sa kanila. So, kailangan nila tong spicy food para pampainit, diba? Sa ano sila kinakain madalas? Sa Japan, Korea, China? Eh. Masarap. Sarap. Alam niyo yung noodles ng Korea, kahit anong lamog na nung luto niyo, kahit na overcook siya, yung pasta niya is talagang makunat-kunat pa rin. Talagang al dente yung pasta nila, masarap. Ah. Maanghang. Actually, talagang mahilig na kami dito sa Korean noodles kasi nga masarap yung pasta niya. Wow. Haba. Ganda ng noodles sa kanila, no? Kain tayo! Ang dami ng laman niya. Tingnan niyo, isa lang niluto namin. Parang kasya-kasya na sa amin dalawa. Parang pantatlong tao nga. So, kain to seaweed. Hindi kita yung seaweed. Lapag na. Yan. Seaweed na. So sa lahat ng mga mahihilig kumain ng ganyan, ng ganito pala, apir tayo dyan. Kahit ito lang yung ulam nyo sa kanin, ang sarap. Kaso ayoko na nga. Ang sarap. Namiss ko to, ang tagal nung hindi kumain ito. Hindi siya so ano, sobrang maalat. Wow, ang sarap ng tunog. Wow! Parang sarap ang daming laman yan. Makano yun? Nakalimutan ko na yung price niya. Pero hindi naman siya mahal masyado. Pero nagre-range lang siya sa ano, 50 to 60 plus. Pwede na, ano? Kasi ang dami ng serving eh. Yung laman niya parang dalawang extra big pancit gandan. Kamusta chopstick natin dyan? Ayos pa naman. Kumakapit pa. So, trivia nga lang pala sa chopstick na. Wow! So, one time kasi kumain kami ng mga ka-office mate ka sa Japanese restaurant, something ganun. So, tas ginanto ko yung ana. Sample lang ha. Ginanto ko yung ana. Yung chopstick. So, bawal pala to, guys. Ang meaning pala niya is death, kamatayan, ganun something. Tama nyo lang kung nagkamali ako, na. So, sabi nung boss ko, na, huwag daw ganun. So, hindi ko na inulit hanggang ngayon. Mas madali kasi siya pag ginanda, di ba? Pero masama pala siya. So, huwag na huwag niyong gagawin yun. So, okay na yung maniwala. Wala namang mawawala. So, kapag maganda yun natin yung mga kinain natin, medyo saglitan lang yung ating mukbang. Ay, hindi pala mukbang. Luto-lutoan, seryo na. Ayaw nga, hindi ko nasabi na welcome to another luto-lutoan vlog. Hindi pa sanay. Masasanay din tayo. Masututo ko yung ano. Hindi naka-alive dyan sa'yo. Luto niya yun eh. Pero inulam ko rin yan, diba? Ayun, tumimit din. Hirap kasi kami mag-focus kasi medyo malayo yung camera. Mimit din pala siya. Kasi may lutoan. Minit yung camera, sumabog pa. Mukhang mauubos niya yung kanilang naka-chopstick lang ha. Mas gusto ko yung kahoy ng chopstick kaysa doon sa chopstick na bakal. Stainless? Stainless. Madiras kasi. Ang hirap nun. Yeah. Sushi-sushihan. Parang kinakain yung background namin. At pala dito ka kumukuha kanari, no? Yung nga rin na may mitas ako.
Kasi kakulay eh. Oh. Parinig mo sa kanila yung crunchy dapat. Giniagawa mo! So, ayun, naubos na natin ang ating ramyun noodle. Sarap, sarap. Sarap, ang dami nung serving niya. Kaso sa amin dalawa, at yung kanyang seaweed, may natira pa na ilang pirasa, pero mauubos niya yan. Gusto, tuwang ako dito sa lutuan namin kasi solid, no? Ang bis maluto. Parang nakakadagdag na kumain. Nakakatuwa kasi. So, ayun na nga. Sana nagustuhan nyo ang aming lutu-lutuan for tonight. Nanon na tayo, series number 2. Saan nyo makakabisado ko din ng ating bagong dialogue to mga susunod pa nating vlog. So, ayun na nga. If you like this video, kindly give it a thumbs up, subscribe, and don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. So, thank you for watching! Thank you for watching! Bye! Bye.